Hi, mga kafachuchay! Welcome back to another vlog. Magandang araw! Kamusta po kayong lahat? So, ayan, nandito pa rin kami sa Singapore. Nakaangkorahe. Napakaganda ng araw. Sobrang init. And then, nga, 2 weeks ago, last March 12, nagkaroon nga ng distress or nagkaroon ng sunog. I'm sure nabalitaan nyo naman yun. Nagkaroon ng sunog sa isang cruise ship ng MSC, which is yung MSC Lyrica, and meron silang 51 na crew on board that time. At pasalamat sa Diyos kasi wala namang nangyari sa kanila, everything, and lahat naman ng crew ay okay, lahat ng crew ay safe. At ayun nga, pag-uusapan natin ngayon, i-share ko sa inyo gano'ng nga ba kahanda ang mga crew sa barko, halimbawa man na magkaroon ng mga gano'ng senaryo na hindi naman natin inaasahan. So, gaano ba kahanda, ano ba yung mga dapat at kailangan gawin ng crew members kapag nagkaroon ng sunog sa barko. So kung gusto nyong malaman, please keep on watching. Ano ba yung mga dapat at kailangan gawin ng mga crew members on board in case na maka-encounter tayo ng sunog sa barko. So una, kung maliit lang naman yung apoy, for small fire, let's say for example, galing siya sa mga garbage bin, sa plywood, or sa electronic devices natin. So, try natin na extinguish yung fire as quick as we can, and then inform natin sa bridge as soon as possible. Pero kung halimbawa naman na malaki na talaga yung apoy, hindi na natin kaya na tayo mismo yung mag-respond dun. So, immediately, inform sa bridge and then raise yung alarm through by activating yung manual call point natin. Then after that, you have to immediately evacuate the area. Punta ka sa safest na lugar or location na malapit doon, and then close mo kailangan natin i-close yung fire screen door para ma-contain dun sa area na yon yung sunog or yung apoy. Hindi na siya kumalat sa ibang location or ibang area nga ng barko. And then after that, since nakatawag ka na kay bridge, na-inform mo na siya, you have to wait sa safest area, safest na location para hintayin yung first responder. And then once nandun na siya, nakarating na yung first responder, you have to communicate and inform mo siya kung saan ang galing or saan yung location nung apoy or nung sunog. And then if necessary, kung malaki na talaga yung sunog, so i-activate na nila yung first aid response team, and then mag-a-announce na rin sila over the PA system. So ito yung magiging announcement for Alpha Code. So attention, first aid response, yung location ng sunog, and then Alpha Code. So Alpha Code ang ginagamit kapag may sunog sa barko. Bilang isang security officer sa barko, part ng trabaho namin, part ng duty namin yung fire watch calls. So during normal operation kasi kapag daytime, si fire patrol yung nag-a-attend ng mga calls. Kapag may nag-a-alarm na smoke detector, sila yung nag-a-attend. And then by 8 PM, so nag-hand over na yun kapag gabi, take charge na sa fire watch calls ang security. So ngayon, since post operations tayo, even daytime, kami yung nag-a-attend ng tawag. That's if, for example, may tawag si bridge, may nag-alarm na smoke detector sa kanila. So itatawag nila yun sa amin. And then ako, since ako yung naka-duty sa umaga, ako yung pumupunta, chine-check ko yung location, yung area, kung may mga discrepancies ba, kung activated ba yung smoke detector. And then I have to give feedback sa bridge kung ano yung nangyari, kung activated ba yung smoke detector, or may leakage ba, or may napansin ba akong any discrepancies. So kailangan kong ibigay yung feedback sa kanila. So ngayon, kada sampa sa barko, meron silang binibigay na station bill, emergency station card. So itong aking pagpasensyahan yun na kasi ano na siya, gutay-gutay na. So ito, importante to. Lagi itong number one rule para sa mga station bill card, kailangan lagi mo siyang dala
kailangan part siya ng uniform mo. So ito, pakita ko sa inyo. Kasi araw-araw, hindi siya nawawala sa pantalon ko. So, pagpasensyahan nyo na guys ah. So, ito yung station emergency card ko. So, andito yung name ko. Andito yung station bill number ko. And then, ayan yung mga roll ko na nakalagay dito kung ano yung roll ko in case na magkaroon nga ng alpha code, ng DACO code. So, in case of emergency, nandito yung duties and responsibility na kailangan kong gawin on board. So, pasensya na. Alam ko sa ibang barko, parang naka-card type yung emergency card nila. Pero sa amin kasi, paper siya. And may plastic naman to guys. Ayan, naka-plastic naman siya. Yun nga lang, gutay-gutay na. And then, nandito rin yung, para lagi kang mariremind, halimbawa, makalimutan mo na, ito pala yung announcement nun. So, nandito din nakalagay yung mga alarm signals and announcement na maririnig mo during emergency. So, what are the means to raise the alarm? So, una is by activating yung manual call point. And then, pangalawa is by calling emergency number ni Bridge. So, kung hindi mo alam or nakalimutan mo yung emergency number ng Bridge, nasa emergency station bill card naman natin yun. So, pwede kayo mag-refer doon. And then, balik tayo dun sa announcement for the first stage response. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Kapag in-announce na yun, it just means na nagbibigay siya ng alert para sa emergency and assessment team para makapag-start na sila, ma-assess nila yung sunog and ma-contain na rin yung fire. So, bilang crew member, ano ba yung kailangan mong gawin? So, syempre, you have to follow instructions kung ano yung nakalagay sa emergency station card mo. Kung part ka ng first aid response team, immediately you have to report to your emergency station. And then kung wala ka namang duty, you have to listen carefully sa mga susunod na announcement para alam mo yung area na kailangan iwasan at hindi daanan or puntahan. Say for example, nag-escalate, lumaki yung sunog. So yung susunod na announcement dun after ng first aid response ay for crew alert. So yung magiging announcement niya is crew alert, crew alert, crew alert. Crew must proceed to their emergency stations. So ang kasunod naman nun ay 10 seconds continuous na alert signal. And then for crew members naman na with the emergency duties, so you have to proceed to your cabin and get your life jacket, and then after that you have to proceed to the location na naka-indicate dun sa, or position na naka-indicate dun sa emergency bill card mo. And then for those crew members naman na walang emergency duty, so ganun din, you have to prepare for the general evacuation. You have to go back to your cabin and get your life jacket, but before that you have to secure your workplace muna, yung workstation ninyo. Pero kung halimbawa naman na, let's say for example, yung kabina ninyo malapit dun sa area, or hindi na siya pwedeng, hindi ka na pwedeng makadaan, makabalik sa iyong kabina, so don't worry kasi meron naman tayo mga spare na life jacket sa mga master stations natin. Kami naman bilang security, so we are responsible para sa crowd, so we need to make sure na-evacuate na lahat ng crew at ng guests sa kabina nila. So, make sure namin na clear na yung area, wala nang naiwan, wala nang mga crew members na nandoon sa location na kailangan i-evacuate. So, ang ginagawa naman namin, kailangan namin isa-isahin per cabin, and then, para malaman na na-evacuate na siya, so nilalagay namin yung red na evacuation card. Kung halimbawa naman na hindi namin makita yung evacuation card since nagmamadali nga kami, so pwede naman na white towel na lang yung ilalagay dun sa labas ng pintuan. So it means na na-check na namin and na-clear na namin yung area. So, meron din naman sa security din na-deploy para mag-check ng casino, i-clear yung casino, and then for special needs, tsaka i-check yung aft and forward na mooring station. Next na announcement naman ay for general emergency alarm. So, 7 short blasts followed by 1 long blast on ship's whistle, supplemented by the same signal over the PA system. So, ibig sabihin nun, lahat na mga guest at ng crew na walang duty, walang emergency duty, so they need to proceed
proceed to the master stations na indicated sa card nila, sa emergency bill card nila. And then those crew naman na mayroong emergency duties, they have to be ready. They must be ready to control and guide yung mga guests natin on board. So, usually, yung mga crew members na may emergency duty, so, sila yung mga nagka-guide ng guest and crew sa hallway, sa staircase, and then meron din naman na naka-standby sa mga master stations. So, responsible sila sa accountability ng passengers and then crew. So, they have to make sure na before mag start ng embarkation sa mga lifeboat, sa mga life raft, so kailangan ay kompleto na lahat ng guest at ng crew dun sa specific na master station na hawak nila. Kami naman, once na na-clear na namin yung area and evacuated na lahat ng mga crew or ng passengers dun sa specific na location na yon, so that's the time na pwede na kami bumalik sa kabina namin para kunin yung mga life jacket if possible. Pero kung hindi naman na possible na makabalik kami kasi affected din ng sunog yung kabina namin, so no worries naman, tulad nga nung sinabi ko kanina, marami tayong spare na life jacket sa mga master stations na pwede natin gamitin. So next naman na announcement dun ay for crew survival craft master. So yung magiging announcement niya ay, attention all crew, proceed to your assigned survival craft master stations. Containment team and master station teams remain at your stations. So once the assembly of all passengers has been confirmed, all crew except para dun sa mga containment team must proceed to their assigned master stations. And then after that, survival craft master survival craft embarkation na. So yung announcement naman nun ay, attention master teams, move passengers and crew to survival craft. So ibig sabihin nun, from master station pupunta na kami sa embarkation area para mag-load at sumakay sa mga lifeboat. So ayan, yung next na announcement dun is abandon ship. So yun yung pinaka masakit at pinaka ayaw natin na maririnig, 'di ba, sa barko na announcement. So bukod tanging si kapitan lang ang may karapatan para mag-announce ng abandon ship. And then once na okay na the abandonment process has completed, safe nang nakalayo yung mga lifeboat sa kay ng mga pasahero at saka mga crew members natin, that's the time na sila kapitan naman and the rest of the team, mga naiwan sa barko, yung syempre sasalba rin nila yung sarili nila. So ano nga ba ang master station? So ito yung lugar kung saan yung mga pasahero at saka mga crew na crew natin, mga crew members on board, nagtitipon, or dito tayo pinaka safe place siya sa barko kung saan tayo binibigyan ng mga instructions and para makapag-prepare din tayo to board yung mga lifeboat, yeah, para sa abandon ship process natin kung necessary. And then ano naman ang embarkation station? So embarkation station is the place on deck from where the survival craft is boarded. So para sa mga crew members, ang signage ng master station natin ay by numbers, and then for guests naman, ang master station nila ay by letters. So paano nga ba pinaghahandaan ng mga crew members yung ganong pangyayari on board, especially na si, let's say for example, naka sea day, o kaya ngayon na naka-angkorahe tayo, nasa gitna tayo ng dagat. So syempre hindi nawawala dun yung mga trainings natin, yung drill, importante yun sa lahat. So dito sa amin, every week meron kaming partial and full abandon ship drill para in case, God forbid, wag naman sana mangyari yung mga ganong emergency situation, alam namin kung ano yung mga dapat at kailangan na gawin kapag nag-arise nga yung ganong pangyayari. So, syempre, per month, meron din kaming training, parang refresher siya per sa mga departments. So, sa amin, pag nag-meeting kami, so, nire-refresh din kami ng HEPE namin regarding sa mga workplace fire and safety awareness. So, nagte-train kami, nagko-question and answer kami para ma-refresh ka, para alam mo kung ano yung mga kailangan mong gawin, yung mga firefighting appliances, kung paano siya, saan siya nakolocate. So, napakalaking bagay yung ganong ginagawa.
natin o as a routine. So, training, drills, magbasa tayo. And, syempre, importante rin, though nakakatakot yung ganong pangyayari, yung magkaroon ng sunog, especially kung malaking sunog yan. So, presence of mind, importante yun sa lahat. Nakakatakot, nakakakaba, mauunahan ka ng takot minsan. Pero, kailangan mo isipin na kailangan mo makasurvive. Hindi lang ikaw, kundi pati yung taong mga nakapaligid sa'yo, yung mga kapwa crew members mo, or kung may guest kayo. So, syempre, number one yung safety natin at nila. So, syempre, pag may guest, una yung safety nila bago tayo, di ba? So, ayan, presence of mind, dapat kalmado lang tayo, and dapat aware tayo, yun nga, aware tayo sa mga firefighting appliances, kung saan siya nakalocate, sa ang area, ano yung kailangan mong gawin, anong dapat mong gawin. So, ayan, napaka-importante nun. Dapat maging aware tayo bawat emergency situation para alam natin. Pag kung naiintindihan kasi natin yung mga ganong senaryo, mga ganong sitwasyon, alam natin kung paano tayo magre-respond. Diba? And, ayan lang. Kung may mga kulang ako, comment down below. Yun lang. Sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Short story na lang din, no? Experience ko lang. First contra ko na, hindi ko nasasabihin kung saan barko ko, anong port kami. Basta tendering operations kami that time. And then, nasa gangway ako. And, sakto nun kasi, drill. So, may drill kami. And, hindi ako kasama sa drill kasi sa gangway ako, duty, naka-duty. And ngayon, after ng drill, wala pa sigurong 2 minutes, 5 minutes, nag-announce sila ng first stage response for Alpha Code. And then, sabi nila, hindi siya, first stage response, Alpha Code, this is not a drill, this is not a drill, first stage response. So, inulit-ulit yung announcement. And ako noon, unang beses yun na na-encounter ko, though maliit lang naman siya, na na-fire out kagad siya, siguro walang 5 minutes, maliit lang din naman kasi siya. Maliit lang yung fire. So, na-fire out agad. Kinawa ko. Eh, may cellphone ako na nadala. Bawal yun, guys. Bawal magdala na cellphone pag naka-duty. Pero, that time, may dala akong cellphone. And ang unang ginawa, may message ko yung nanay ko. Sabi ko, mama, may sunog dito sa barko. Ako yung, alam mo, taranta talaga ako. Siyempre, unang kontrata ko. And, siguro, ewan, di ko sure kung ilang months pa lang ako nun. Eh, nalilito pa ako sa mga, ano yun, though nag-drill kami, pero, alam mo yun, nalilito ka pa, ang daming mangyayari, ang daming kailangan pag-aralan, ala, ano ba yung anong announcement na yun? Parang ako, di ko alam ang gagawin ko. Kaya, guys, tip lang ah, pag mayroong, kapag mayroong situation, sa barko, minsan mainam din na hindi natin sabihin sa mga magulang natin. Kasi syempre, mag-aalala din sila. And yun nga, kailangan maging kalmado. Ako noon, nung time na yun, syempre, unang kontrata ko, hindi ko alam gagawin ko, mga bakla. Diyos ko po. Ako eh, kinakabahan din talaga noon. Hindi ko rin mapigilang kabahan. So, ayun lang. Pero, di mo mawawala siguro yun kahit gano'n na ikaw katagal sa kumpanya. Kapag nangyari yung ganong situation, wala. Kakabahan ka rin talaga, matatakot ka. Magdadasal ka na, hingi ka na ng patawad sa lahat ng kasalanan ng nagawa mo. So, ayan lang. Sana may natutunan kayo. And thank you guys for watching. Share nyo na rin sa iba para at least aware din sila kung ano yung mga pwedeng mangyari. Or ano yung kailangan mong gawin in case nga na magkaroon ng sunog sa barko. So, thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. And, ayan. Thank you. Ingat kayo palagi. Keep safe and stay healthy. Much love.